So magandang araw, pamilyang Filipino. Lalong-lalo na po dito kay Mami, kay Daddy, kay Kuya, kay Ate, kay Bunso, at syempre, kay Lolo at Lola din. At sa lahat po ng ating mga kaibigan ngayon na nasa ibang bansa na kasulukuyang nanonood ng ating chikahan dito sa Usapang Pantahanan, ang YouTube channel para po ito sa pamilyang Pilipino. At ako nga po pala si Mami Fem, at makakasama po natin sa usapang ito si Mami Narlene. Hello, Mami! Hello, Mami Fem! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso, mga nanay, mama, mami, daddy, at syempre mga anakis natin. Ang YouTube na channel na ito ay taos-puso po namin inaalay sa pamilyang Pilipino sapagkat naniniwala po kami na ang pagkatuto ay isang paraan upang palakasin ang bawat Pilipino at bawat pamilya. Marami po ang nais namin ibahagi sa inyo tulad ng mga paksa sa kapakinabangan, lalong-lalo na po ngayon na meron tayong pandemya. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagkain at nutrisyon, lalong-lalo na po ngayong Hulyo ay month of nutrition, mga pangnegosyo, pag-aalaga ng pamilya at anak, pag-aalaga ng tahanan at maraming marami pang iba, lalong-lalo na ang mga pagtatanim. Ang paksa natin, ang mga paksa po natin ngayon ay pagpapalakas ng isang individual at pamilya. Masaya po kami ni Mami Fem na makasama kayo sa chikahan ngayong araw na ito. Maraming salamat, Mami Narlene. Napakaganda naman ng iyong mga binanggit. No, kanina na banggit mo na Nutrition Month this July. Actually, nakakuha nga ako ng isang message galing sa Department of Health. Mabasa ko lang, Mami Narlene. Ang sabi, tinagdagan nila yung ano eh, yung tema. Kasi originally, yung tema, yung pinaka-tema ng Nutrition Month ay Batang Pinoy Sana Tall, Iwas Stunting Sana All. Pero ngayon, ang dinagdagan nito ng Department of Health, sinabi, alagaan ng buntis. Ang pagbubuntis para maiwasan ang pagkabansot. Batang Pinoy Sana Tall, Iwas Stunting Sana All, o Sama All, Iwas All Din sa COVID-19. So binigyan din ng Department of Health ito pong pangangalaga dahil marami na po nagkaka-COVID ngayon. Kaya nga po ito pong ating episode na to, Mami Narlene, ay napakalaga. At kung meron kayong mga suggestion, mga suggestions, yan. O may katanungan po kayo, maaari kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba at huwag pong kalilimutan na i-click ang bell button to subscribe. At good news po para po sa ating lahat, lahat po ng ating taga-subaybay, kung nais po ninyong mag-avail ng e-certificate sa aming episode, i-click lamang po ang link sa baba upang magparehistro at may mga ilang katanungan kayong sasagutan mula po sa ating pong i-discuss na topic at padadala namin kayo ng e-certificate na katunayan na napanood ninyo ang ating pong mini webinar o episode. Ayan. Sa unang episode namin, handa na ba kayo? Pero Mami Fem, naalala ko sa sinabi mo na kasama ang mga buntis. Tamang-tamang talakayan natin ngayong araw na ito kasi tayo ay mag-uusap tungkol sa pagkain na makakatulong at magpapaganda sa atin. At syempre, nag-uumpisa yan sa mga nagbubuntis para maalagaan ng mga bata. Okay? Kaya samahan niyo kami mga kaibigan hanggang matapos ang video na ito. Tiyak na ito'y makakatulong sa inyo at sa buong pamilya. Ang aming unang paksa ay may kinalaman sa Nutrition Month ngayong buwan ng Hulyo. At tama si Mami Fem, ang tema ay Batang Pinoy Sana Tol, Iwas Stunting Sana All, at nadagdagan pa na pagpapahalaga, pag-aalaga sa mga buntis. Kaya kayong pong umagang ito, pag-uusapan natin kung paano tayo makakatulong
sa hindi lamang sa mga buntis na kasama sa pamilya, kundi po ang buong pamilya. Yes, tama po yan. Alam niyo, Mami Narlene, nung binanggit po sa akin yung itong ating pamagat, no? Talagang ako ay naintriga. Kasi dito sa ating unang episode, pinamagatan mo siyang Foodies for a Beautiful You. Wow! No, parang yes, feeling ko pang Miss Universe ang dating ng pamagat eh, no? Actually, si Mami Narlene po ang nakaisip ng pamagat natin sa ating episode na ito. Pero matanong kita, Mami Narlene, ano nga ba'y nasa isip mo noong mga panahon na iniisip mo itong paksa ng Foodies for a Beautiful You, sabi mo nga. Dahil nabanggit mo na... Yeah, sige. Alam mo, Mami Fem, ang isang tao ay nagiging maganda hindi lamang sa kaanyuan, kundi pati rin sa kalooban. At ito ay nagdadala rin sa kanyang mga kinakain. Alam mo, Mami Fem, anak, I always believe in the saying, you are what you eat. Mm-hmm. Kung ang kinakain mo ay masustansya tulad ng prutas, gulay, isda at paminsan-minsan karne, tinutulungan mong iyong katawan na mag-process ng maayos. Dahil sa balanse ang pagkain mo, nabibigyan mo ng sustansya ang lahat ng bahagi ng katawan mo. Nasa mga kamay natin, mga nanay, kung ano ang ihahanda na makakabuti sa mga anak natin. Alalahanin natin ang ating mga balat ay nag-i-improve araw-araw. Ang ating mga atay, ang ating lahat na kabuuan ng ating katawan, ito ay laging nagfa-function. So kung ang bibigyan natin ng masustansyang pagkain, hindi mo namamalayan, ikaw pala ay nagbibigay ng magandang aura sa iyong kapaligiran. At may hikayat ng ibang tao na sundin o gawin kung anong ginagawa mo. At syempre magtatanong sila, bakit ang ganda-ganda mo? Diba? Hindi tayo magpapabelo, kundi kakain tayo ng masustansyang pagkain. Okay. Tama po yan. Apakaganda nung sinabi mo, Mami. Naalala ko tuloy itong kasabihan. Ito, sinabi mo nga, you are what you eat. And may nabanggit ka tungkol sa liver. Do you know, Mami, na every 35 days, your skin replaces itself. So every 35 days ay nagre-replace ng new skin ang ating balat. Your liver, about a month. So buwan-buwan pala nagre-replenish, no? Nagpapalit ng mga cells yung ating atay, and your body make these new cells from the food you eat, tulad ng nabanggit mo kanina. And what you eat literally becomes you. Sabi mo nga kanina, hindi na kailangan pang pumunta sa mga cosmetic surgeons. Ito lamang pong pagkain ng tama ay magiging beautiful ka talaga. Ngayon, para mas lalo po natin ma-appreciate yung sinabi niyo, ma'am. And Mami Narlene at mga mommies, may pakikita po ako sa inyong isang picture. Ayan. Itong picture na to talagang bata pa lang ako. Tinuturo na to ng aking mga teachers. And hindi na to sikreto sa atin. Elementary pa tayo, kamo. Yes, elementary pa tayo. Pero mas na-improve pa ito ng Food and Nutrition Research Institute. At ito po yung tinatawag nating food pyramid. Yan. Dito po sa food pyramid, sinasabi po dyan kung ilan nga ba o ano ba yung mga kailangan nating kainin na iba't ibang pagkain araw-araw upang makasigurado na nakukuha natin ang sapat na sustansya at dami at maging balanse yung ating pagkain. So, nabanggit po dyan, makikita po niya doon sa pyramid, sa pinakailalim, hindi lamang po pagkain ang sinasabi na kailangan natin gawin, no? Yung pagkain ng masustansya, kundi kailangan din tayong mag-exercise. Ayan, Mami Narlene, exercise! Ano ba ang usually na ginagawa mo pag nag-exercise ka? Alam mo naman ako ay senior citizen, Mami Fem. Hindi na ako pwede ng jogging. So, lagi akong merong sa YouTube yung walk.
Walk lang na exercise. Walk lang per 20 minutes yun. I tell you, pinagpapawisan ako itong feeling ko, ang skin ko ay gumaganda kasi lumalabas ang mga toxin sa aking katawan. That's yan nice to know. Ako naman, ang gusto kong gawin eh, sumayaw. Di ba, mami? Oy. I'm siyempre. Sure maraming mga mommies dyan na nakaka-relate. Gusto nila yung nag-sumasayaw sila. Lalo na kung ballroom. Yan. Pwedeng ballroom, pwedeng Zumba. Kung ano-ano yung mga sayaw na nais ninyo, pwedeng-pwede po yan na personal exercise natin. At syempre, may ini-encourage din tayo ng FNRI o Food and Nutrition Research Institute na tayo po ay pangalagaan natin ng ating kapaligiran. O yung tinatawag na environmental hygiene. Maging malinis po tayo para iwas sakit. Diba, Mami Narlene? Yes, of course. At, sa pagkain. Yes. At alam mo ba, Mami Narlene, na nabanggit din ng FNRI dito sa food pyramid na to na ang mga buntis daw po ay kailangang iwasan nila ang manigarilyo at uminom ng alak. Kasi ito po ay kumbaga nakaka-apekto sa kanilang batang dinadala sa sinapupunan. Yes. Hihina ang baby sa loob. Yes. At mahalaga din na mabanggit natin, Mami, kasi minsan sa food pyramid na to ang nakikita natin agad pagkain eh. Pero meron pa rin pong mga binanggit dito na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Tulad ng paggamit ng iodized salt para maiwasan ng bosyo. Yes. O yung mga thyroid diseases. Yan. Diba? At huwag masyadong kumain ng maalat na pagkain para iwas din po sa pagtaas ng presyon or anumang sakit na may kinalaman sa pagkain ng mga maalat na pagkain. At kung mapapansin po ninyo, yung pangalawa pong pinakamalaking porsyento dyan sa food pyramid, itong tinatawag na water or beverages. Pero ini-encourage po tayo na uminom ng mas maraming tubig. Kung more than 8 glasses, okay lang yon. Pero at least minimum of 8. Yan, ang pamantayan. And of course, yung mga paborito natin, mga energy foods. Diba ito talaga, tayo as a Filipino, kailangan tayo kumain ng rice products, corn, root crops, bread and noodles. Pero meron lang pong sukat. Kasi minsan, napapa-eat all you can tayo. Ay, napapa-only rice. Correct. Ay, kasi humuso na yung only rice eh, Mami Fem. Yun lang, dito ano? Dito na sinasabi natin yung pinggang Pinoy, diba? Ayan. Diba narinig mo na ba yung pinggang Pinoy? Yes, na doon sa Mami. Pinggang Pinoy, dapat ang ating mapagkain ay nakalagay doon ng go, grow, glow, di ba? O, di ba? Ang ganda. Glow. Ayun ang pampaganda mo. Yan ang doon ka beautiful. And of course, maraming water beverages. Pero, uunahin natin ang go food. Kanina na-mention mo, yung mga brown rice, yung mga kamote, yan, mga go food. Kasi mga energy-giving foods yan. Lalong-lalo na mga bata natin ngayon, huwag natin bibigyan ng chichirya naman kasi, mga mamis. Para lang matahimik ang mga babies at mga anakis, binibigyan natin ng chichirya. Kung gusto ninyo, bigyan nyo sila ng kamote na nilaga. Di ba, Mami Fe, masarap ang kamoteng nilaga? Oo naman. Ang saging na nilaga. Ayan. Yan ang mga example ng go energy-giving foods. Yung mga root crops, ayan. Meron din tayong tinatawag na grow, mga bodybuilding foods yan. No? Ito yung mga isda, shellfish, lean meat, poultry, eggs, dried beans, at saka nuts. Alam na alam po natin yan. Ang kaso lang, hindi natin binibigyang pansin. So, meron din dito sa ating grow ay mga milk products. Minsan ang bata, hindi na umiinom ng gatas. Di ba, Mami Fem? Mas gusto nila yung mga soft drinks. Yan. Yan nga eh. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot, di ba? Kasi ang gagwapo ng mga artista sa mga soft drinks. Di ba? Akala nila gaganda sila. Okay. So, kailangan uminom ang bata ng gatas at saka ibang other calcium-rich foods like kakain din sila ng dilis paminsan-minsan at saka yung maliliit na shrimp. Diba? Minsan din natin pinapansin ng dilis. Sabi, ang dilis ay ulam ng mahirap. Hindi ba ninyo alam na ito yung ulam ng mayaman?
Eh, ang iba, madalang bumili ng dilis. Kasi nga raw, ito ay pangmahirap daw na pagkain. Pero ito ay mayaman. Mayaman sa sustansya. Eh? At meron din tayong tinatag na glow food, di ba, Mami Ke? May glow yes. food. Sa mga body-regulating foods. Na? Dito, kailangan mo kumain ng gulay. Ang problema, Mami Fem, ang mga bata hindi kumakain ng gulay. Gusto lang nila ng fried chicken. Diba? Puro fried. Dahil siguro ito sa mga nakikita mga patalastas. Diba? So, kailangan ng vegetables like malunggay. Kalain mo malunggay pala yung napakaliit na mga dahon pero ang laking sustansyang naibibigay. Kalabasa. Ayan. Sitaw. Ang ampalaya. Marami pang iba. Minsan, ang ibang nanay, ginagawang candies ang mga gulay. Yan ay matatalinong nanay, Mami Fem, para lang kumain ng gulay ng mga anak nila. No? So, syempre, kasama din dito sa ating glow body regulating foods ay ang mga tulad ng saging, mga fresh fruits, ha? Mangga, dalanghita, papaya, marami pang iba. Lalo na ngayon, maraming avocado. Ayan, masarap yan. No? So, huwag tayong manghinayang bumili ng prutas. Kasi kung susumahin natin, mas mahal ang mga junk foods kasi sa prutas, di ba, Mami Fem? Oo naman. Tapos wala pa na idudulot ang junk food. Diba? At syempre, kailangan natin uminom, sabi niyo po kanina, Mami Fem, ay water and beverages. Please, huwag niyo na pong painumin ng soft drinks sa mga anak ninyo. Kasi ang diabetes ay hindi nakukuha overnight. Ang diabetes ay mula pagkabata, kung ito'y binibigay mo ng maraming sugar sa inyong mga anak, eventually, hindi natin mamamalayan, unti-unti tayo ay nag-accumulate ng mga bagay na nakaka-create magkaroon ng diabetes. So, sino may kasalanan? Diba? Mami Fem, naalala ko na ako'y bata pa, no? Magkwento ko lang. Opo. Pag ako'y may sakit, ang binibigyan ng mami ko nun ay orange at saka sky flakes. Uh-oh. Orange juice na sa, no, kasi para bang para lang kami kumain. Maybe because the sweetness of the orange, no, yung orange na yung kapartner ng cook, eh makakainganyo para magkaroon kami ng appetite. Huh? So, kaya minsan gusto namin magkasakit para makatikim lang ng orange. Ah, you're so, referring to the soda. Akala ko yung orange yeah, na. So, yung true orange, the soda. Diba? Para lang daw kumain kami. Diba? Pero mali pala yun kasi ito ay puro sugar lang. Mm-hmm. And we do not naman no offense sa mga soft drinks, sa mga juice beverages. Pero kasi aminin po natin, Mami Fem, lahat naman po yun ay sugar lang. Opo. So kung gusto natin ng uminom ng mga juice, bakit hindi kayo mag-blender ng pipino? Ayan! Na-try mo na, Mami Fem, pipino. Oo at, naman! At pagtaka mo ng konting lemon o kalamansi. Ang sarap ay, niyan! Ay, natuwa, diba? Tuwang-tuwa naman ako dyan. Oo, dapat yun ang ating mga nanay matutong gumawa noon. Okay? Ay, tamang-tama. Diba? Ayun. So, pag yun ang inyong gagawin, sino ba namang prutis ang hindi gaganda sa puro mga prutas at gulay na iyong kakainin? Sige nga, Mami Fem. Nabanggit mo nga kanina, prutas at mga gulay. Oo. Alam mo ba, Mami, na merong 10 amazing fruits? Ha? Amazing. Pag sinabi amazing, yeah, exceptional to mga to. Na talagang makakaganda ng isang ng individual. Paano kaya, no? Unang-una dyan sa listahan, nakikita nyo ba mga mami? According po sa healthdigest.com, ayan, ang papaya ay nakaka-glow ng skin. Kaya nga ito, di ba Mami Narlin, hindi lamang po kinakain eh, na ilalagay din po sa sabon. Ang papaya. Pampaputi daw yun. Pampaputi at pampakinis. At syempre, yung ating paboritong banana. Banana. Oh. All year round, available ito. Even apples. Correct. Pero kung talagang wala kayong budget, kahit papaya at banana lamang dito sa nakikita nyo mga ibang prutas. Kasi medyo may kamahalan na po ang grapes. Ang mangga naman, medyo mura siya pag nasa season, di ba? And yung lemon, medyo nagmumura-mura na rin. Pero minsan, mataas ang presyo.
pagka kaya naman ang budget, bakit hindi? And then yung kiwi, oranges, wala tayong raspberry dito sa Pilipinas eh. Pero masaya ako na merong prunes kahit papano, di ba? Prunes and papaya and banana. So tandaan nyo, mami, na itong 10 prutas na ito, and of course, sa ibang prutas din, katulad niya sa orange. Kung wala kang budget sa orange, pwede mo siyang i-substitute sa dalangita. Diba? Oo. Mas mura yun. Lalo na pag-season. Oo, lalo na pag-season. Magkano lang yun per kilo. Oo. At nabanggit mo kanina, mami, na instead nga naman na mag-soft drinks or artificial juice, why not try itong mga dalanghita juice? Calamansi juice. Correct. Yan ah, mas maganda po yan. Diba? Correct. Correct. Sige, mami. Ano pa ba ang nais mong i-share sa amin? Madako naman tayo sa protina. Ano bang may ano mo? Masasabi mo dyan? Okay. Ang protein daw ay ito ang nagpapaganda ng ating buhok, ng ating mapuko. No? It repairs tissues in our body. So, lahat mga tissues sa katawan natin, nire-repair niya. Ito ay gumagawa ng enzymes at mga hormones and body chemicals. They're also important in building blocks of our bones, muscles, cartilage, skin, and blood. So, ibig sabihin, itong mga nakakatulong para na-improve ang flow ng ating dugo at ang ating mga buto. Ha? Siyempre, ang muscles naman, hindi naman talaga makakadepend lang sa protein kasi we need also to exercise. Mm-hmm. Pero protein helps the development of our muscles. Okay? Itong protein ay isang macronutrients. Ibig sabihin, ang katawan ay nangangailangan ng napakalaking amount ng protein. No? So, pero kasi itong protein ay hindi na-store sa ating katawan. So, para lagi tayong may protein, kailangan natin kumain ng mga foods rich in protein. So, mga example po niyan ay yung mga beef, may chicken, may isda, di ba? Mga tuna. Minsan, pwede naman yung sakan. Yung piliin niyo yung water-based, di ba? Mayroong nakalagay yung water lang, nakalagay yung water. Tapos, of course, ang gatas. Naku, mahalaga yan. Ang gatas, ang mga bata ay sanayin uminom ng gatas. Huwag po tayong magtipid pagdating sa mga bata. Ang gatas po ay mahalaga. Kesa soft drinks, gatas na lang. No? And then, of course, mga high-protein milk. Meron din tayong yogurt na sinasabi. Although sasabihin ninyo, ang mahal naman yan. Pwede naman po paminsan-minsan, di ba? Parang ilagay nyo ng, kahit man lang sa isang linggo ay isang beses. Ha? At tapos, syempre, may cheese. At ang eggs naman, pinakamura naman ang eggs. Anytime. Mga dalawang itlog sa isang araw. No? Hindi naman daw masama ang araw-araw kayo nag-iitlog. Mm-hmm. Lalo na sa mga bata na kumikilos talaga, malilikot. Okay? And then yung tofu. Alam niyo ba yung tofu sa Tagalog? Ano mami siya ng tofu sa Tagalog? Okwa, di ba? Hindi natin pinapansin ang tofu. Yung pala ay mataas din ang protein ng okwa. At syempre, ang mga nuts. So, kahit sasabihin natin, kahit sinasabihin niya, kasi rarayumahin naman ang matatanda, hindi naman natin sinasabing kumain sila ng isang kilong nuts, no? Siyempre, pakunti-kunti, no? Moderate eating, at saka mga legumes. Lahat naman ng bagay, mga mamis out there, ito ay, kung moderate lang ang pagpakain, mahalaga yan sa katawan. Kailangan yan. Huwag naman yung araw-araw kayo nagda-nuts, di ba? Merong ika nga moderate. So, para sa pag-iinom, drink moderately. So, tayo rin, eat moderately. Yan. Yes. Tama po yan, mami. Protein. Actually nga, mami, pagka tayo po ay kakain ng protina, ang pamantayan po dyan, yung matchbox size na tinatawag. Oo. No, yung matchbox size. Ano ba yung matchbox size? Ito yung pero, mami, pin, yung mga matchbox sa may medyo. Maliit. Maliit siya. Mami Fem, ang mga matchbox size, siguro, bakit sa mga may senior-senior, pero sa mga batang growing up, siguro kahit madalawang matchbox, no? Okay. Growing up ang mga bata, eh. Diba? Tama po yun. Mas malilikot yun, yung mas malilikot. Oo. Kanina po, nabanggit natin kanina yung pinggang Pinoy. Actually, yung nutrient requirement ng bata at matanda ay magkakaiba. Kapagkat tulad na nabanggit mo kanina, pag bata pa lang, kailangan mas marami ang protina, mas marami ang
energy-giving foods. Pero pagka ikaw ay may edad ka na, medyo hindi na po ganun karami. Actually, nasa nabasa ko nga, Mami Narlene, na ang isang bata na growing up, kailangan siya kumain ng at least 1.5, ay ito mga teenagers pala, at least 1.5 cups of rice. Yan. Pero sa mga bata, mga 3/4 hanggang 1 cup. Pero pagka tumanda na, Mami, o pag tumanda na, Mami, kalahating cup na lang eh, ng rice o 3/4, diba? Ngayon, patako naman tayo sa mga tinatawag nating ano ko lang ng konti itong ating ano, para makita ng ating mga nanonood. Ayan. Yan. Learning how to balance your intake of carbs can keep your body fueled while you manage to lose weight. Meron kasi tinatawag na good carbs at merong bad carbs. Naniniwala ka ba doon, Mami Narlene? Ay, sus, maraming bad carbs. Maraming bad pero carbs. Pero hindi natin minsan maiiwasan ito, Mami. Ito ang payo namin ni Mami Narlene. Kailangan lang, katulad na banggit kanina ni Mami Narlene, may portion control tayong tinatawag. For example lang, Mami, or practicality. Kasi minsan, di ba, napapakain tayo ng burger, napapakain tayo ng rice, ng mga pasta, french fries, pizza, cupcakes. Sobrang masarap siya, di ba, Mami? Pero, ito po, pwede natin kainin, pero hindi maramihan. For example, kung meron pong burger dyan sa tapat nyo, mas maganda po, lalo na kung nagkakaedad ka, mas maganda kung at least 1/4 noon, o kalahati lang noon ang kainin natin. Tapos kinabukasan na uli yung kabila. Kasi mas maganda po talaga na sa araw-araw, yung mga hindi processed foods ang ating kakainin. Tulad ng nandito sa ating halimbawa sa ating picture na pinakita, good carbs, ito yung mga vegetables natin. Mga high fiber vegetables. Fruits, of course, whole grain. Pag sabi mo whole grain, kunyari, sa white rice or brown rice, mas maganda kung brown rice. Diba? Mm. Or red rice. Yan. At syempre, meron tayong mga nuts. Yung nabanggit kanina ni Mami Narlene, nuts and mga munggo. Nagtataglay din kasi po yan ng mga carbohydrates. Although, protina talaga siya. Pero meron din siyang carbohydrate. Yan. Kaya nabanggit din po dyan na yan ay good carbs. Ito mga seeds, ano ba mga halimbawa niya, mga sesame seeds. Yan. Paborito natin yan, mga linga. Nagpapasarap yan ng ating pagkain. Diba? Buchi. Ano ma'am? Mami, buchi. Yan, no? Diba? Nilalagay natin sa buchi. Pero yung nga, hinay-hinay lang po. Wala namang masama sa mga carbohydrates. Ngunit kailangan lang po ng portion control. Ayan. So, Mami Narlene, ano naman ang masasabi mo dito? Ayan. Kasi, sa totoo lang, ano bang ano nito? Ano mo masasabi mo sa picture na yan? Ayan. Meron lang gusto idagdag, Mami Fem. O, sige po. Na yung mga bad carbs na yan, ito naman ay pagkain din. No? Pero ang tawag ko dito sa mga nakikita natin sa picture ng mga hamburger, sila ay fillers lamang. Pagtanggal lang ng gutom mo, no? Pero hindi sila nagbibigay ng healthy nutrients sa katawan. Ano ba naman na makukuha mo sa french fries na puro mantika? Hindi nga, no? Masarap siya, pero paminsan-minsan lang natin 'to dapat kainin. Opo. Pero yung good carbs na sinasabi dito sa larawan may vegetable, ito dapat ang ating tutukan. No, itong mga bad carbs nito siguro mga cheat day lang 'yan ibigay. Pero ayan, hindi tama. Pwede araw-araw. Alam mo napakaganda ng sinabi mo, Mami. Na yung cheat day na tinatawag. Kasi nga naman hindi talaga maiiwasan, Mami, na hindi ka makumain 'yan, 'di ba? It's all over the
place. Yes, correct. Diba? Kaya tama yun. Diba, Mami Fem, kahit tayo? Oo naman. Diba, Mami Fem, kahit tayo? Tuko dyan. Ang katotohanan nga niyan, Mami, may mga kakilala ko na may tinatawag nga silang cheat day. Kasi yes, sa totoo lang, nag-crave talaga sila ng mga pagkain na alam nilang hindi ganun ano, healthy, pero gusto nilang kainin eh. So yan, number one correct tip. Kasi talaga tayo, tayong mga Pilipino na bukod sa kanin, mahilig tayo sa matamis. So mahilig tayo sa mga, yung mga ganyan, no? Hamburgers, lalo na dahil nandyan na lahat eh. Lalo na yung cakes. Yung matatamis na. Ako, Mami. Ang sarap kaya ng cake. Oo naman. Pero alam mo, Mami Narlene, mabanggit ko lang ah, marami na ang gumagawa ng mga healthy cakes. At isa na ako doon. Kasi nga, anong ginagawa mo? Ano yung luto mo? Healthy brownies. Ito, wala talagang fats ito. Walang, ang sugar ko, it's the healthy sugar. Siguro, one of our episodes ay papakita natin yan. I'm mag-share sure, tayo ng mga niluluto natin. Mag-share tayo ng mga masasarap pero masustansya na mga cakes. Ayan. Okay, yeah, mabalik tayo dito, Mami Narlene. Ano bang ano ba nakikita mo diyan? Diyan sa picture na yan. Meron ako rito. Meron ako okay, itong mga bad carbs, no. Paminsan-minsan, cheat day na natin 'yan. Pero meron akong gustong ipakita sa inyo na napapansin niyo ba na marami na ngayong mga different diet para yes tayo ay sumeksi daw, di ba? Wala namang masama doon, pero hindi tayo basta-basta gagamit ng isang diet meal kung hindi rin pa muna tayo nagpapatingin din sa ating doktor, lalo na kung tayo may edad na, no? Kasi sa panahon ngayon, maraming lumalabas ng mga pang-diet na libro, pang-diet na patalastas, pang-diet na pagkain na maganda naman. Kaya lang, ang kailangan lang natin ay mag-ingat. Kasi alalahanin natin na hindi lahat pare-pareho ang ating mga katawan. Hindi lahat ng pwede kay Liza, pwede kay Tiris. Diba? So, kailangan aalamin muna natin ang ating mga katawan, ang ating kalagayan, kung ito bang mga ito ay naangkop para natin gamitin. So, bago tayo gumamit ng mga ito, ating alalahanin kung tayo ay walang karamdaman, ika nga eh, seek professional medical advice. Mahalaga po yun. Although, ang intention naman natin ay maganda para pumayat, para lumiit, para sabihin natin maging healthy, but we have to seek professional medical advice muna upang maiwasan ang mga komplikasyon, Mami Fem. Mas mahirap yon. Ang sikreto sa isang beautiful you ay ang pagsunod sa nilalaman ng pinggang Pinoy. Diba? Kanina pinag-usapan natin yon. At kung ito ay yung susundin, maraming mga tips na kami ay pwedeng ibigay sa inyo. Okay ba, Mami Fem? Oo naman. Na iba't sige. Para dyan sa kanina. Pagkain ng healthy eating. Okay, yan po ang healthy eating natin. No? Making healthy food choices doesn't have to be overwhelming. These tips will get you on your way. Okay? Number one, cook at home more often to avoid processed foods. Mm-hmm. Pasensya na po natin din ang mga nanay na lagi na mga busy din na mabilis nilang lutuin ay hotdog, longganisa, tusino. Okay naman yun, pero paminsan-minsan lang po because these are processed food na mayroong mga added chemicals na hindi rin maganda sa katawan. Ngayon, kami nung mga batay maliliit, pasalamat talaga, wala akong pambili ng hotdog, ng mga tusino, ng malilito mga anak ko kasi maliit ang sweldo natin. Bumibili talaga ako ng isda sa palengke na for 1 week namin yun na every morning, pag hindi paksiw, pinakulo ang isda, na syempre, magkasamang kanin. Yun ang aming breakfast, no? At madalang kami magbao ng hotdog kasi nga, wala kaming pambili ng hotdog. Eh ngayon, cheaper ng hotdog, di ba? Okay. Mm-hmm. So, paminsan-minsan lang nagwin. Siguro, cheat day again ng hotdog. Ayan, cheat day. Tama ka. Okay. Siguro sa number two, okay. Iano ko. So, number two,
How you eat is as important as what you eat. Mm-mm. Enjoy your meals without multitasking. Ang sakit ng mga kabataan ngayon, kumakain, nanonood ng TV. No? Minsan, pati si mami, si daddy, kumakain, nakise-cellphone. So, when yun eating, please do away with gadget, focus on your food, and chew them slowly. Namnamin natin yung ating kinakain. Okay? Tapos, meron din po tayo sinasabing, listen to your body. Eat when you're hungry and stop when you're satisfied. Mm-hmm. No? Pag nagugutom ka, saka ka kumain. Hindi yung, kahit hindi ka nagugutom, kain ka ng kain. No? Kasi minsan nag-bloated ang mga tiyanak. Mm-hmm. Di ba, Mami Fem? Yes. Although minsan tayo, di ba? May mga times kasi na parang pag ikaw ay stressed, ang tendency stress, mo ay kumain. No, yun yung pang-anti-stress mo, yung pagkain. Bakit mo ginagawang anti-stress sa pagkain, Mami Fem? Siguro, ewan ko ba? Diyan ako, ano eh. Diyan ako medyo bumilog eh. Dahil nag-aaral ako. Dahil siguro sa na-stress ako. Excuse ang mga stress sa pagkain, no? Yun nga po. So, kung nag-crave tayo, na? Okay, so listen to our body. Kakailan tayo talaga pag nagugutom. Okay? Tama. Tapos kung hindi ka naman nagugutom, hindi ka naman kain ng kain. At kung hindi ka naman kumakain at feel mo nang full ka na, stop. Na? Alright. And then, eat at regular times. Ano bang kain natin? Almusal, tanghalian, hapunan. Opo. So, di ba may kasabihan tayo sa morning breakfast, eat like a king? Yes. Diba? Eat like a king. O sa lunch, eat like a queen. Mm-hmm. And then sa dinner, eat like a pauper. Yes. Na? Bakit po? Kasi pag gabi, matutulog ka na, kailangan naman ng iyong internal organs ay makapagpahinga sa pag-operate, no? They don't stop actually, no? They don't stop. Pero, na bumabagal ang kanilang pagtatrabaho. Na? Alright. Then, plan healthy snacks. Okay. So, ano bang mga snacks, Mami Fem, ang pwedeng i-plan na hindi chichirya? Sabi mo nga kanina, yung mga banana cue at kamote. Banana cue. O kamote nilaga na lang. O nilaga. Nilaga, diba? At saka yung mga healthy brownies. Yes, at sandwiches. Actually, I consider sandwiches or yung mga nilagang itlog. Actually, yes. Mami Narlene, sa department of sa DEX, hindi na sila DEX ngayon eh. Sa mga maliliit na bata, diba? Hindi na sila pinapakain ng mga chichirya. So, yes, usually bawal na sa kantin. Bawal na sa kantin. Ang alam kong ino-offer, itong mga nilagang saging, nilagang kamote, mga sopas, at yung mga iba pang ano, yung pang mga champurado, mga ganyan ang tinitinda. Oo. Ang alam ko, magbibigay na rin sila ng ano, yung buns. Nutribuns? Para sa mga bata. Nutribuns ang tawag doon, diba? Nutribuns, binabalik ting noon, di ba? Para makatulong daw na maiwasan ang malnourished na mga bata. Okay? And then, of course, eat a variety of vegetables and fruit at every meal. Mm-hmm. Alam ba, Mami, kaya may sikreto ko natutunan na ang pagkain daw natin ay unahin ang prutas. Kasi ang prutas daw ang magiging base sa ating tiyan. Pagkatapos ng prutas, ay ang mga vegetables. Tapos ng vegetables, yung ating mga ulam. At huli na raw ang kanin. Na? So, by the time na darating ka na sa kanin, busog ka na. So, konting rice na lang kakainin mo. Ayun. Tapos, pag ganun daw ang ayos na iyong pagkain, hindi ka mabobloated at makakapag-grind na maigi ang ating mga intestine. Okay? Which I tried, at true enough, hindi na ako parang laging bundat na bundat. Mm-hmm. Diba? Yung parang laki-laki para feeling mo. So, maganda talaga na unahin mga prutas, vegetables, ulam, and then the carbohydrates. And then, of course, huwag ka naman muna agad uminom ng tubig. Kasi para muna sila ma-digest ng konti, at saka ngayon inuman ng tubig. Okay? So, yun ang tips na pwede ko ma-share sa inyo na ginagawa ko. And then, of course, eat whole grains more often. So, ano yung mga whole grains na yun? Lalo na, pero suggestion nga natin, although sabi na medyo expensive,
Yung mga brown rice, kasi mas healthy yun. Pero kung talagang hindi pwede white rice, cup lang ang inyong kainin. Ang kaso kasi, Mami Fem, inuso yung rice all you can, di ba? Kaya, pero sa ngayong pandemya, parang hindi na yata, wala nang rice all you can. Oh, dahil kasi nga, wala hindi naman, na ngayon nagda-dine in. Restaurant na. At least naka umeno sila. Diba? Oo. Okay, and then of course, let us eat fish at least twice a week. Yan, yung isda. Huh? Diba, syempre, mas maganda yung isda kaysa karne. Although, syempre, paminsan-minsan din may karne kasi kailangan natin sa protein. And then of course, sinabi natin kanina, include legumes like beans, chickpeas, lentils, nuts, and seeds more often. Siyempre, ang sinasabi ng iba, lalo na yung munggo, nakakarayuma daw, nakakalito. Mm-hmm. Eh, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay nakakabuti sa ating katawan. Ang kailangan lang ay moderate eating. Opo. So, lahat yan pwede. O, diba, Mami Fem? Yes, okay, portion control. Portion control. Okay ba, aking mga health tips? Napakaganda po. No? Kanina, mabalik lang tayo. Kanina, sabi ko, Dex, dapat DepEd. Sa DepEd. Nakalimutan ko kanina. Pero, kasi natutuwa naman. Kasi panahon natin, Dex. Oo nga. Napapagalata to, Doy. Di bali na. Ito, meron akong isang isi-share na mga recipes. Ayan, Mami. Ito po'y hango yan, sa isang favorite kong recipe book. Actually, itong recipe book na to, meron siya mga suggestions kung paano ba natin gagawing mas takam-takam ang ating papakain sa ating mga anak. Lalo na itong fish burgers. Yan. Makita mo dyan, example, instead yung fish ay pinirito mo, pero pwede mo palang gawin itong fish burger. Kumbaga sa ano eh, sabi mo nga kanina, Mami Narlene, minsan ang bata hindi kumakain ng gulay. Alam mo ba na ang ginagawa ng ibang nanay, katulad ng example dito sa ating recipe, hinahaluan ng mga gulay. Pwede mo actually haluan ito ng carrots or potatoes. Kasi fish burger nga eh. Pwede mo siyang yung mga vegetable ay i-incorporate without knowing na wow, may vegetable pala doon. At meron din ditong example yung Fruity Pops. Akala ko nga ito, ay a recipe na matamis. Pero tingnan nyo yung ingredients. Oo, ripe papaya. Ripe papaya. Ripe banana. Na inano mo lang siya. Tawag dito, pureed. O kung wala naman kayong pang-puree, pwede na dito sa kutsilyo. I-chop nyo na lang po ng maliliit. And then, sweeten, unsweetened apple juice. Kung wala naman, okay lang. Kahit na yung juice na lang po ng natural juice ng ano bang masarap, Mami? Dalanghita? Mami, saan pwede ang calamansi juice? Ah, pwede. Kasi may orange juice nga dito nakalagay. Yan. Well, actually, kung ako, pineapple juice, masarap para dito sa Fruity Pops. Ah, oo. Yan. Pwede. And then, ipofroze mo siya. Ipifreeze mo pala siya para naman ito'y parang ice cream ang dating nito, Mami. Pag ito ay kinain mo. Pwede mo siya ilagay sa Mami ice cream. Ano po? Hindi lang para bata, pati sa atin. Yes, kaya nga eh. Ayan. Oo, at meron ditong example. Paano ba bigasin to, Mami Narlene? Minestrone. Ito'y isang recipe ng isang... ito isang recipe masarap kasi ito po ay may mga vegetables at it's a one dish meal actually. Kaya sige nga, try natin ko yan. Ito. Try natin yan, mamis. Makakatulong talaga sige. Yan. Ayan. So, Mami at daddies, nako, it's about time na tayo po ay magpaalam sa ngayon. Pero babalik po kami ni Mami Narlene. Huwag po kayo mag-alala. Hayan po, no? Atin pong nasubaybayan ang tungkol po sa foodies
for a beautiful you. Marami po, marami po kaming binigay ng mga tips on how we can maximize our food. Kahit na ito ay mura lamang, pero ito'y makakabigay ng sustansya sa ating katawan. At lagi po natin pagkatandaan ang mga tips na ito para iwas sakit po, mamis. Lalo na po ngayon sa panahon na pandemya. So kung nais po ninyong magtanong o nais ninyong magbigay ng suwestiyon, punta lamang po kayo sa comment section. At huwag na huwag po ninyong kalimutan na pindutin ang subscribe button para po ma-notify kayo sa mga susunod pa naming mga videos for our new normal living. No? Hindi na po natin pwedeng takasan pa ang COVID-19. Nandiyan na po talaga siya. Kailangan po tayong mag-adjust kay COVID. At siya nga pala, good news din ito para sa lahat. Kung meron po kayong nais ipa-advertise na business, mag-comment lang po kayo at babatiin namin kayo on air. Diba, Mami Narlene? Maganda yan. Yung mga nanay natin na nais i-advertise ang kanilang business. Pwedeng-pwede po ninyo kaming i-message na pakibanggit naman kami. Yan, walang problema po yan. Ito pong ating usapang pantahanan ay para po makatulong po sa lahat po ng nanay, tatay, kay ate, kay kuya, at kung sino man po para naman guminhawa yung ating buhay. At kung nais po ninyo magkaroon ng e-certificate sa episode na ito, i-click lamang po ninyo ang link sa ibaba upang masagutan po ninyo ang ilan sa mga katanungan na mga napag-usapan natin ngayon. At saka, Mami Narlene, i-invite natin sila sa ating next episode para talagang abangan nila. Ano ba ang next episode natin, Mami? Okay. Sa susunod po, ang ating pag-uusapan ay mental health sa panahon ng pandemya. Kailangan natin maging support sa mga kapwa nating nanay, mommies, daddies, kasi syempre may magdadaanan tayong lahat. May kasabihan nga, pag may pinagdadaanan ka, daanan mo lang, wag mo istambayan. Kaya kami sa usapang pantahanan ni Mami Fem ay inyong kaagapay at sasamahan namin kayo na daanan lang ang mga problema. Okay ba yon, mga mamis? Yes, okay na okay sa akin. Mami Fem. Okay. Oh, yan. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Hanggang sa muli. Ingat po kayo lahat.